Hi mga Indaishis, hi mga mommies out there. So welcome sa aking channel. This is Mommy Christine. Video, i-share ko lang sa inyo kung paano ako mag-makeup every time na ako ay aalis. Hindi naman siya complicated. Gawin na natin yung easy mommy makeup routine. I-prep muna natin yung face natin. So, pwede ka maglagay ng moisturizer or pwede ka maglagay ng primer. And since wala naman ako primer, ang nilagay ko lang naman is eye white moisturizer. Proceed na tayo dun sa paglalagay ng makeup sa ating face. Number one na ilalagay natin sa ating face is yung BB cream. Ito yung BB cream. Okay, ito siya. Eye white BB cream ang lalagay na natin. Paubos na rin to. Konti na lang siya. So, lagay natin siya ganyan. Ganyan na ako maglagay ng BB cream. Yan. Magiging applicator lang natin is yung finger natin. So, spread out lang natin siya evenly. Okay, so like ganyan. Lagay niyo siya dyan. Diba mo siya, wala siyang, hindi nakaka-off yung kanyang amoy. Hindi naman siya actually nakakatakip or natatakpan yung mga blemishes mo sa mukha. But, nagbibigay siya ng fresh looking skin. So, ayan, makikita nyo. Ayan. O, diba? Ganda na ng face. Tamang matakpan lang yung aking mga pores sa under eye ko. Medyo hindi siya maganda. Discoloration siya, actually. Okay, so, ayan. So, after mo ma-even out, okay, ma-spread mo na yung BB cream sa iyong face. Okay, and then, ang next na gagamitin mo naman is yung concealer. Actually, yung concealer, this is optional. Kung wala ka namang concealer at hindi mo naman problema yung mga under eye circles or yung mga discoloration dito sa yung eyelids, kahit na hindi mo na skip mo na yung paglalagay ng concealer. Pero ako, maglalagay ako. Okay. So, ito ang gagamitin ko. Yan, yung Skin Food na concealer. Yan. Okay. So, lalagay ko siya. Wala na pala to. Okay, so, lagay ko siya dito. Minimal lang naman ilalagay ko. Pang everyday nga lang to, diba? So, hindi naman kailangan na masyadong marami. So, gamitin nyo lang ito. Yung finger nyo ganito. Ayan. Okay. Yung pangit naman, diba? Kung maglalagay ka ng makeup tapos nagpa-pop pa din yung under eye circles mo na maitim. Kasi problema ka talaga yan eh. Inborn na sa akin yan. And then, pag na even out mo na siya, okay, so meron na, maglalagay na tayo ng powder. Ayan, ito, yung Nichido na final powder in the shade Ivory Glow. Kung ginagawa ko, gaya ng mga ginagawa ng mga ibang beauty guru, lagay lang natin sa takata. So, ang ginagawa ko sa final powder o yung powder, binibake ko siya. Yan. Kasi para maganda, magiging talagang matte finish siya. At saka, ang mangyayari kasi, matagal mag-oil up yung iyong mukha. Ayan. So, iwan lang natin siya. Ganyan. So, for a few minutes, nakaganyan muna siya sa face mo. Habang nagbe-bake ka ng powder sa mukha mo, gawin na natin yung ating eyebrows. Okay, so ito yung gamit ko, yung eyeshadow. Yan, yung eyeshadow na ito ang shade niya. Yan, ito ang shade na gagamitin ko. Okay, so, spoolie,
and then ganyan. Dito ako nagsa-start. Ganyan, ganyan. Itong eyebrows talaga, ito ang papabuhay ng mukha mo. Kasi pagka wala kang eyebrows, parang ang pangit-pangit, parang kang kalbo, ba? Diba? Ayan, so ganyan. Ayan, ganyan na kang mag-eyebrows. And then, medyo buwasan natin dito. Ayan, and then, so sa kabila naman, ganda tong itong nilalagay ko, itong eyeshadow na nilalagay ko sa eyebrows ko. Kasi nga, sabi ko nga, hindi siya nag-o-oil. Hindi siya nag-o-oil up. Mas madaling magdagdag kesa magbawas. So, itong makeup na to, sinusuot ko to pagka pupunta sa church or pupunta sa mga lakaran sa labas, ganyan, magmo-mall, ganyan. Para naman maganda yung mukha mo, diba? Hindi ka mukhang multo pagka ikaw ay lumabas at hindi ka mukhang kawawa. At confident ka nga humarap sa mga tao kasi maganda yung iyong mukha. Okay. Yan. Okay. So, okay na yan. Baka naman mapasobra. So, brush natin konti. Yan. Okay. So, okay na siya. May eyebrows na ako. Babrush na natin yung powder sa ating mukha. And then after naman nan, after mo na brush off yung powder sa iyong mukha, maglalagay na tayo ng blush on. So yung gamit mong blush on is yung Nichido. Yan. In the shade Tomato. Yan. Okay. So ito yung applicator ko, angled brush. Okay na yun. Subtle lang. Hindi naman kailangan bongga kasi hindi ka naman pupunta sa party, hindi ka naman pupunta sa mga sosyalan sa labas, di ba? Yung pwede itong everyday or pwede din naman itong makeup na to is yung paglalabas ka lang, mag-grocery ka, sundo ka sa anak mo sa school, ganyan. Or kung gusto mo lang maging maganda that day, pwede mong gawin to sa face mo. Okay. And then, para naman sa simpleng lipstick lang, or lip color na ilalagay yung kay Vice Ganda. Ayan. Ang shade nito is ano yun? Habayabayu. Habayabayu-bayu. Ayun. Basta bayu-bayu. Ayan. Ayos siya mag-focus. Ayan. Basta yun. Okay. So, ito sobrang ano lang to. Sobrang light. Sobrang simple lang itong lipstick na to. Sige. So, kailangan ko ng maliit na mirror. Ayan. So, lagay na natin siya. Matte lipstick to, ah. So, parang pang-natural lang. Parang nude effect lang yung lipstick natin. Yung iba ayaw ng ganito kasi parang sabi nila pangpatay daw yung kulay ng lipstick. Pero ako, kung simple-simplihan lang naman yung peg ng makeup mo, kung hindi naman kailangan bongga, so yan lang, yan yung ginagamit ko sa aking face. Okay. So yan, ganito lang yung look ko. Magmumalling ako. Ito yung pinaka-easy, okay? At pinaka-mabilis na paglalagay ng makeup. Nag-braid lang ako ng hair ko. Kasi kulot-kulot nga, oh, diba? As you can see,
kulot ang aking ano nga, tingnan natin. So yan, yan lang. I hope you like it, yung outcome ng aking makeup ngayon. Thank you for watching. Have a nice day. God bless.